Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TicTALK with Aster, Amoyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay sana naman pong special na edisyon ang inyong matutunghayan dahil makakasama natin for the very first time ang celebrity couple na alam kong kilalang kilala ninyo. Ang isa, he comes from a royal showbiz family. The youngest son, actually, of Comedy King. And of course, his wife, movie actress, TV actress, and also a politician. Mga kaibigan, let's all welcome VANDOLPH and Jen Quizon. Hello po. Hello po. Magandang araw sa inyong dalawa. Magandang araw sa lahat ng manonood. So anyway, simulan muna natin. Paano kayong dalawa nagkakilala? Nag-guest po ako sa, yung grupo ko po nung sumasayaw pa kami sa MTV, sa ABS-CBN. Nag-guest po yung group namin sa Home Along the Reels. Ni Tito Dolphy. Nanaan din doon yan. Ang sexy pa ng mga outfit namin. Right, okay. Nasa isang dressing room po kami, nakatabi lang ng dressing room niya. Mm-hmm. Si Mark po kasi, si Kuya Mark Anthony, kakilala ko po yan dahil naging The Voice Angels din po yung grupo ko nung tumatakbo si Tito Rudy po ng mayor ng QC. Ah, okay, right. So, sabi ko, and dumaan po siya sa dressing room namin si Mark. Sabi ko, Mark, Kuya Mark, sabi niya, parang sa sexy ng outfit namin, parang hindi siya makapasok. Sabi niya, wait lang, may papakilala ako sa inyo. Si Bandol po pala, parating. Kakagaling lang po niya ng accident noon. Medyo parang pilay-pilay pa siya. Pagpasok po ng kwarto namin, apat kaming babae. Ako po yung unang tinignan. Tapos sabi niya, yung tatlong babae, bumalik sa akin. Ayun po. Sabi niya, hi, pretty girl. Ayun. Wow. Yan po kami unang nagkakilala. Was it love at first sight? Nung makita mo si Jen? I think dita. Kasi after that, yung pinagdadaanan ko that time, sorry sa family, pero di ba, yung mula nung nakita ko siya, I texted her, pinuha ko yung number niya, I texted her, gusto ko may lumalabas kami. Hindi ko na siya tinigilan after that. Kumbaga, marami na akong, kumbaga, nag-focus na ako sa kanya. Wala nang side trip. Wala nang side trip. Kilala kita. Kilala kita. Sigurado ka. Hindi ako yun. Ay, hindi ikaw yun? Parang ikaw eh. Anong pangalan ng grupo niyo dati? G-Girls po. Okay. G-girls po. So, sa MTV kayo, nag-perform regularly. Yes, oo. At kayo naka-two-piece parati. Mga sexy attire. So, hindi ako nagtataka. So, that was it. That was the start. And then? March po yata noon eh, 2002. Gumigimik po kami. Hindi pa naman po akong marunong uminom noon eh. So, billiard lang kami. Ayan. 17 years old pa lang po ako noon. We outside. Ilang taong ka na noon? 16. Uy, mas matanda ako sa akin. Ano na lang? Actually, 18 na. So, one year apart lang. Ayun po, kumakain sa labas. Wala naman pong wala pang commitment. Tapos ayun po. I asked her, ayun na ba? Sabi ko, naliligo ka ba? Hindi naman alam. Naliligo ka ba? After that, everything followed na. Hanggang nagsama na kami sa house, trabaho siya. Nagpundar kami ng bahay. Hanggang sa nagkaroon na kami ng baby girl. Then, 5 years na tayo mong boyfriend. 5 years kasama. Kami magkasawa. Kinasal na po kami. Tapos kinasal na kami. Bakit yung inantay yung 5 years bago kayo nagpakasal? So, when did you get married finally? 2007. Date? December 3 po. December 3, 2007. Okay, so after 5 years, 2002 kayo nagkakilala. Okay, so may baby na kayo yung panganay niyo pa lang na si... After pa po ng wedding na. After pa yon. Ah, after. Medyo... Pwede naman sabihin. Eh. Wala namang problema. Yung eldest, si Kira po kasi ay adopted baby namin. Okay, okay. And she knows. Yes. She knows, okay. And she's 21. She's 14. Ah, 14. Oo. Tapos, sumunod na dito. Mag-asawa na kayo nung ipanganak si Kira. Vito. Si Vito po. Opo. Si Vito. Vito is 14 years old. 2009 po siya. 12 years old. Oo, nanala ko si Vito kasi dahil yung alaga ko, anak-anakan ko rin, si Alonso Mulak, anak ni Onin, di ba? Nagkasabayan sila dati opo, sa Going Bulilit. Yun. So, kaya yun ang ano ko. Sabi ko mga 10 or 12 eh. Yun. So, okay. Ano ang, kasi you were very young then. Ano ang naging reaction ng papa mo, si Tito Dolphy? Well, of course, initial reaction ng papa ko, lalaki naman ako. So, hindi naman siya yung tipong nakikilam. Di ba? Pero may dad, siyempre, parang sa dad ko lang, antigas kasi ng ulo ko nung after the accident, talagang para ako nag... Tawag dito? Rebelde. Rebelde, in a way.
lagi ako nasa news, may napapaawa akong kasama. Siyempre, ako yung na-headline dahil kasama ko. Pero nakita niya, nung naging kami ni Jen, nag-shift ako. Parang tuminok ka. Parang tuminok dahil pag sinasabi niya, nakikinig ako. Okay pala ito si Jen. Kasi na, yun na, kung Hong Kong kami, out of town, out of the country, kasama siya. Kasama na siya parate. Oh. Yes. Kumusta ka with Tito Dolphy nung kayo na ni Vandolph? Sa totoo lang po, lumaki po kasi ako nung walang tatay. Hindi ko nakasama yung tatay ko. So, kay Papa, doon ko na-experience yung pagiging tatay. Yung magkaroon ng tatay. Mabait po siya. Balikan lang kita. Sinabi mo, wala ka, parang wala kang kinalakang tatay. So, your parents separated. How old were you? Hindi po. Pinanganak po ako na wala po yung tatay ko talaga. As so, in, kasi American po yung tatay ko. Oh, okay. So, never ka nagkaroon ng chance na makilala mo? Oo, pero hindi ka katulad ni na Angelica de la Cruz. Alam ko po. Angelica Panganiban, si Carla Estrada, at saka iba pa na talagang sinurch nila ang tatay at nila. Alam ko po kung nasan siya. Kaya lang, noong time na nalaman ko po noon, buntis ako. So, nagpadala lang po kami ng letter and ayun po yung nangyari. Parang binalik din yung letter doon sa tita ko nasa Florida. So, ang plano namin, pagka natapos yung pandemic, magpupunta kami sa States and sisilipin lang siya. Parang makikipagkilala. Try to reach out. Yes, po. Balikan lang kita, Vandolph, kasi kanina nabanggit mo na rin lang nung ma-accidente. Alam naman ito ng lahat, di ba? Kasi I think that was the most traumatic experience you ever had. And you were very young then. Nasa teens ka pa lang. 17, yeah. You were 17. 16, 17. Yes, oo. Ano ang naiwang lamat nito sa'yo? Or ano ang natutunan mo after that incident? Maraming naturo sa akin sa buhay ko. Sana siyempre, excuse me na sa family niya, pero eventually, I'll reach out and kumbaga makapag-usap ulit kami. Alam naman ng asawa ko yun. Dahil siyempre, kung ano man yung dinanas ko ng pagdadrive, ganyan. Minsan, umaabot pa rin ngayon eh, pero kumbaga mas, siguro mas naisip ko na lang yung, mas dapat na lang isipin siguro yung tama. Dahil kumbaga, tinadyakan ka na nga ng Diyos, namatay na ako for 1 minute, nabuhay lang ako ulit. At namatay ang ex-girlfriend mo, ang dati mong girlfriend. So, yes po. Pero, di ba, hahayaan ko bang masira ulit yung pamilya ko, yung amin na kasawa ko, di ba, yung binigay sa akin pagkakataon ng Panginoon, di ba? Minsan, tatanong pa rin ako, bakit may lumalabas sa ganun moments pa rin sa akin? Pero, I just keep on praying na I need to be thankful sa buhay ko. For what's happening in my life, lalo na with Jen and my kids. Sinabi mo nag-reach out ka sa family ng dati mong girlfriend. Yes. Kumusta na kayo ngayon? De, tita, that was a long time ago. Now I want to reach out again, talk to them, so that may tama lang na closure ba? Na tamang pag-uusap, kumbaga magkaroon ng malinawan sila na I never really wanted this to happen. Walang may gustong mangyari. Respects din sa kanila. And I want them to meet eventually my kids, Jen. Ganda, ang ganda. During that time na, syempre, sabi mo nga kanina na parang nag-rebelde ka because of what happened and you were so young, hindi ka pa ganun ka mature, tapos ganung napakalaking tadyak, experience. Na, hindi basta-basta yung ma-erase, kumbaga, di ba? So, as parents sa mama mo at saka si papa mo, ano ang support ang ibinigay nila sa iyo? Pati mga kapatid mo, syempre. Well, I'll start with my mom and dad. My dad first. Never niya akong iniwan. Never niya akong pinabayaan. Simula nung unang araw hanggang sa huling araw, maski sinundo pa ako dun sa Pusorobyo, hanggang helicopter, ambulansya, nag-flatline ako. Hanggang sa buhay ko ngayon, nung nabubuhay pa siya na kami na at may mga pamilya na ako, nandun siya. Hindi niya ako pinabayaan, tita. I said, alam mo yan, tita. Because I know my dad wants me to have a good life, na he keeps on telling me na binuhay ka ng Diyos, you have a reason in life. Ganon din ang nanay ko, laging nakasuporta, even sa kampanya ko ngayon, sa tinataka ko sa politika ngayon, maski sa asawa ko, nandun siya for us. At saka never naman sila nagkulang sa paalala at sa support, lalo sa mga apo na ngayon, apo na eh. Yes, apo na ano na eh. Sa lahat ng kapatid ko, saludo at pagmamahal at akap dahil lahat sila, Tita Aster, nung accident ko, nandun sila. Naging very, very supportive. Even boy too. Yes. Napamangkin mo na. Napamangkin ko na. Uh-oh. Was there for me. Jen, you did not, hindi mo nakilala ang tatay mo since birth, di ba? So, growing up, ano ang naging dating nito sa'yo? So, wala naman po akong, parang
hindi naman incomplete yung dating. Kasi, so, hindi ka rin, hindi ka nag-rebelde? Hindi po, hindi, hindi po. Uh-oh. Minsan, tatanungin mo, ano kayong feeling ng may kasamang tatay? Mm-hmm. Eh, nung nag-17 years old po ako, naka-experience naman po ako ng tatay kay Papa Dolphy. So, parang sobrang kompleto na rin. Napaka-lovable. Actually, ang daming ang anak ni Papa Dolphy. Mas close sila. Kaya pag nasa Hong Kong, saan kami, sila magkatayo. Ang bagay mo lumakad. Pinpilay ako eh. Naiiwan ako maglakad eh. Tsaka pag kumakain, siya tinatanong, anong gusto mo orderin din? Anong gusto mong orderin ng food? Pag alam niya gusto niya, alam mo, lamb chops, lalo nung buntis to. Nako. Alagang-alagang. Spoiled. Alaga. Spoiled yan. So pag ganun ako, gusto ko pa. Sabi ko sa kanya, gusto ko pa isa. Ano sabi mo? Sabi niya sa akin. Ano sabi mo? Umorder ka lang. Dalawa kayong kumakain dyan. Ganun po siya. So mas spoiled ka pa. Speaking of being spoiled, noon kasi, kahit naman nung nagkaroon ng Zia at saka Nicole. Hindi po ako spoiled. Hindi. Teka muna, hindi pa ako tapos. Hindi nag-react na ako. Hindi pa, alam niya kaagad eh. Actually, kahit hindi nyo man aminin, ikaw talaga ang pinaka-pet ng papa mo. Alam ko yan eh. Di ba? Ibang klase. Kumbaga, yung talagang alam ko na pakahirap nung mawala siya sa buhay mo. Kasi, kahit na andun si Zia, andyan si Nicole, kasi si Zia ang youngest eh, pero ikaw ang youngest boy, and hands-on talaga ang papa mo sa'yo. Kahit saan siya talaga mapunta, ang Vandolph hindi mawawala. So, ano ang naging impact nito na mawala si Tito Dolphy? Simula, kaya ako rin, masasabi ko lang, kaya ako naging pet ng tatay ko. Dahil mula bata ko, siguro may nakita na siya sa aking dating sa pag-aarte. Kaya lahat ng movies, kasama niya ako. Tsaka malambing talaga ako dito eh. Nambing ako sa papa ko. Hanggang sa lumalaki ako. Ah, cute ka, ha? In fairness, ha? Cute pa rin naman nga. Parang ayaw mo pa. Parang ayaw mo. Cute naman kayo. Cute na. Sao ko yun, ha? Nasaan naman? Wala sa iyo. Pet ka, pet. Yan. Anong pwet? Pet. Yan. Tapos siguro, eventually, namatay lahat ng sidekicks niya. So, ako yung naging parang batukan niya, tita. Ako yung naging kabatuhan niya sa comedy. Eventually, yung tatay ko kasi, kaya masabi mong spoiler, ako lang, mahilig ako sumiksik sa kanya. Manasan siya, bumunta siya doon, bumunta siya dito. Pero effect na nung nawala siya sa buhay ko, masasabi na good thing na I'm with Jenny na. Kasi wala... Parang you're in good hands. Yes. Kasi kung wala akong kasamang Jenny sa buhay, o mga anak, parang sana ko pupulutin. I know my mom is there. No disrespect to my mama. My mom will always be there with me. But of course, siya nga nagsabi, lalaki ka, mahirap ka pigilan. So, pasalaking pasalamat talaga sa Panginoon, Jenny is there. Tsaka, I know my dad is always there for me, with me. Actually, nung namatay siya, Tita Asa, I was praying, di ba? I was telling you na, I want to dream, I want to see him in my dreams. Tagal, hindi, no? 5 years pa. 5 years bago ko siya nakita sa panaginip. Talaga? Oo. After my first run for counselor in Paranaque, nung nanalo ko, nung gabi, napaginipan ko siya. He was hugging me and kissing me. Tapos pagkagising ko, iyak ako ng iyak. Kasi naamoy ko pa rin siya. Parang yung amoy niya nasa ilong ko pa. I was crying and crying. Tapos naliligo. Ba't ko? Madulas-dulas ko. Bakit? Ba't kumiyak? For the first time, I dreamed about Papa. Pinipa ko sa Papa. Hanggang kayo nandun, tupayamay niya sa ilong ko. Tapos, a lot of people na may third eye, ganyan, keeps always telling me na... He was there. He's there for you. Hindi, oh. He's always me. He's watching over he's you. He's watching me and my family. Not just me, all of us. Pero, I know he's there. Lalo ngayon sa panahon ng mga ganito, diba dita? Alam mo, inamin ni ng kuya mo, Kuya Eric mo at saka si Epi na sa inyong magkakapatid, parang ikaw ang nakakuha or nagmana sa galing pagiging komedyante ng papa mo. I beg to disagree. Action star ako eh. yung sinasabi ko po sa inyo na na-train niya ako eh. Na-train niya ako lahat ng script reading, lahat ng pag-aarte ni Babalu, ni Panchito, ni Chiquito, lahat ng nakasama niya. Bata ka, nanonood ka ng gano'n, pinaparod mo sila, nakikita mo tuwa ng matawa ng tao, mga tao sa kanya. Siyempre, tatanda mo yun dahil dito alam mo yan, pinakamahirap sa industriya natin, magpasaya ng tao. Kaya pag kahit papano sa ilang oras o minuto ng buhay nila, mapatawa mo sila. Malaking bagay na po yun. Kaya nung si Papa, di ba, naka-viewing, nung nakaburol siya.
yung mga tao umiyak, sinasabi lang, alam mo, kahit wala kami makain, mapanood lang namin tatay mo for 30 minutes, tao na kami ng tao, nawawala yung problema namin. So, pinasok ko sa utak ko na di ko pa babaya itong craft na to, na yung, yun yung ginagawa namin lahat. May wife, may mga kapatid ko na pagpatuloy yung dynasty, yung legacy niya. Yes. Tatay mo. So, kaya ako tita, thankful naman ako na kahit paano natatawa sa akin ng tao. Kasi... You're also a natural comedian eh. Napansin ko eh. You have that knack eh. Meron eh. Meron talaga eh. Kanina lang eh. Di ba? Marrying a comedian, actor-comedian like Vandolph, anong discoveries? Bakit ka natawa? Hindi ako natutuwa po sa kanya sa totoong buhay. Hindi po, seryoso po kasi siya sa buhay. Ah, hindi okay. Siya yung... Bibihira. Ako, mas ako po yung pero nagpapatawa at nagpapagaan sa bahay, nagpapatawa. Hindi siya. Ah, talaga? Seryoso po siya. Ah, okay. Parang sa TV siya ganun, pero sa bahay, hindi. Kabaliktaran. Sa bahay, ganun naman si Tito Dolphy, di ba? In real life, si Tito Dolphy, was a quiet type. 20 years na kayo this year, di ba? 20 years na kayo this year. Hindi biro yon, di ba? Sabi nga nila, pag nalagpasan mo daw yung 7 year each, di ba, sa mag-asawa, tuloy-tuloy na kayo. So, in your case, ano ang sikreto nyo bilang mag-asawa? Para sa akin, hindi po perfect dapat. Hindi dapat wala. Kayong... Wala namang perfectong marriage. Hindi yung huwag tayong pakitang tao kasi niloloko natin yung sarili natin. Maging totoo tayo sa isa't isa. Which is correct. At alamin natin yung flaws ng bawat isa. Ng yung kung ano yung problema sa kanya or alam natin na may ano, alalayan natin siya. Kung ano din naman yung magaling siya, tulungan natin siya ma-enhance pa yun. So, sa parang yung support sa isa't isa, dapat po kailangan. Pareho kayong pinasok ang larangan ng politika. What prompted you to do it? Kasalanan po ni Mama ni Stadio. Well, my mom first, actually siya, naging barangay kagawad siya sa... Kung saan kami nakatira? Dito si Papa sa Tambo. Sa First District? First District, okay. Yes. Dito kasi ako lumaki. Mm-hmm. Dito sa barangay Tambo, sa Marina. Then we had a condo na, yan na. So... Konsyal si Mama Nes. Konsyal ng nanay ko. Barangay po. Parang sabi niya, Jen, gusto mong tumakbong kagawad? Ako po dati pa talaga parang SK. Kinukuha na po ako dun sa place na kung saan ako lumaki. Nakuha na po talaga ako. Hindi ko lang talaga mapagpalit yung work ko po noong time na yun dahil nagsayang po eh, pangtulong din sa family. Yes, so, yes. Parang hindi ko alam. Hindi ko po tinuloy yung pagiging SK. Ano ko po, appointed na lang po dapat ako noon. Sabi ko, okay naman sila, ganyan. At saka once a day lang po yung trabaho namin at saka session lang naman po. So, okay naman po ako. Tsaka mga projects na po ginagawa. Tapos ayun po, nagtuloy-tuloy na po ako. First term pa lang po ako ng kagawad noon. Yung barangay captain, para kang mayor eh. Opo, little diba? Mayor po. Little mayor ka eh. Meron kang sariling turf eh. Opo. Diba? At kung ano yung mga nangyayari sa barangay mo, opo. Ikaw ang mamamahala nun. Opo. So, ano yung mga challenges bilang isang barangay captain? Marami po. Pero magkatulong ko naman po. Marami naman po kaming staff sa barangay. Katulong ko po yung mga kagawad ko sa barangay. So, nakakayanan naman po. Minsan po talaga may mga bagay na hindi natin na-address agad-agad. Pero yun po yung parang learning process na rin na hindi naman, wala siguro pong perfect naman talaga na nakatayong politiko na lahat ay nagagawa mo ng isang ganun lang. So, sa akin po, parang pag pinagdaanan po yung mga bagay na hindi natin nagagawa, pinagbubutihan po natin sa susunod. So, lahat naman po kasi ngayon, sa example po sa pagbabudget ng sa budget po namin, detalyado naman po yun. Kumbaga, transparency din po kailangan. Wow. Lahat po, opo. Na-amaze ako sa iyo, Jenna. Di po kasi, ang hirap, ang sabi nila, wala daw politikong kurakot. Sasabihin ko, ako, pagmamalaki sarili ko, hindi naman po sa pagmamaya, pag hindi naman po namin talaga kailangan ng pera para nagaling sa ganyan, okay naman po ang buhay namin. Pero, yung sa amin po, parang ito po, ayan po, may mga staff ako dito na nadyadyaan na alam nila yan na ang pera ng barangay ay talagang matapat na ginagamit po. Kasi isa po yung barangay namin sa pinakamalaking budget sa buong Paranaque. So, ito yung District 1? Opo. Tambo. Ito po kung nasan po tayo. Ito po nandito po yung Kadasaler. Okay. Wow. Barangay po namin. Ang ano mo. Ito ang pinakamayaman pating ano, barangay. Okay. Ikaw naman, Vandolph, bakit mo pinasok yung pagiging konsehal? So, Mama Nes, last term na, sabi niya, gusto mo bang mag-konsehal? Diba? Gusto mo mag-silbi? Noong una,
ayaw ni Papa ng politika eh. Buhay pa siya Papa nun, di ba? Mm-hmm. Eh, paalam ako sa kanya pa. Pag mag-ano? Pag mag-last term? Pag nag-last term si Mama, pwede bang ako pumalit? Manilbiyan as counselor sa district ko na pa rin yari. Sabi lang, naku, kano sumali dyan? Magulo lang yun eh. Sabi ko, eh pa hindi naman ako makikisali sa gulo eh. Kaya mo na sila magulo, ay mo yung may bago. Tapos eventually, umuho siya. Parang, sige, wala kung gusto mo. Kasi, ito nga sinasabi ko sa lahat eh. Being a politician is one way in helping your constituents. Kaya pa paano extending your arm to them. Sa abot na makakaya namin. Kasi ang tatay ko, alam mo yung detaster, kahit sinong tao pumunta sa taping, parang may pila ng bus. Lahat tinutulungan, lahat. Lahat inaabutan. Lahat inaabutan. Isang nagmamasahe dito, isang nagmamasahe doon. May eksena nga kami sa humalong, di ba? Nung may nagmamasahe doon sa tingisang panya, sa tingisang kamay, tsaka sa ulo, di nga ganun siya. Sabi niya, paano naman ako magtatrabaho dito? Di ba? So, it's one way. Kasi no one can be Dolphy. Mag-isa lang, tatay. Siya lang, siya lang. Mag-isa lang, tatay mo. So, maybe I cannot be Dolphy in showbiz, but I can show your legacy by extending my arm to people in politics. Diba? So, tulad niya sinabi ng asawa, yung kurakot, ganyan, I don't know kung bakit nila naiisip agad mag-politician ka, kurakot ka na. Diba? Kung ginagawa mo lang naman yung passion mo na tumulong, gumawa ng batas, yung mga katulong sa Paranaque, sa mga Paranaque News, basta ako hanggat nabubuhay kami, we'll keep on, hanggat nandito kami sa posisyon na ito, hindi naman permanente ito eh. Gagawin lang namin yung tingin namin makakatulong sa marami at yung tingin namin na akma para sa mga bagong henerasyon na darating pa. Hanggat nandito kami. Actually, nakakatuwa, no? Kasi like yung stepdad mo, si Joey, mayor ng Paranaque. Three-termer. Yes. Yeah, three-termer. Oo. Tapos three-termer din as konsehal ang mama mo. Di ba? So, kumbaga, ikaw yung next generation. Yes. Di ba? So, showbiz, nasa tatlong henerasyon na rin kayo. From your dad to you. Tapos ngayon, siyempre, pamangkin mo si Boy 2, di ba? Ano ang nakikita mo naman sa anak mo kay Vito? Pero dito, dagdag ko lang, before Vito. Ang position ko kasi is counselor of Paranaque. Then ako rin yung nagmana sa tumuloy ng position ni Mama sa Philippine Counselors League. So, ikaw rin ang president ngayon? No, I'm the national vice chairman. Okay, oo. Ng buong concert sa Pilipinas. So, mahirap din ang trabaho. Yes. Pero, lalo ngayong pandemic, napakahirap dahil ang daming nahihirapan. Basta tayo, saan lang tayo makakatulong na ba't mga kaya gagawin natin? Okay. But this is your last term. Last term. Itong I'm running for it. Itong darating na 2022. You're running for that for this year, for this election, di ba, sa May? Yes. So, this is your last term as councilor. Yes. Are you aiming for a higher position in the government? Depende sa kanya. Bakit? Actually, tita, calling yan eh. Hindi mo naman pwede ipilit yung isang bagay mamaya. Tumuloy ka dahil sinabi lang nito, sinabi ni Juan, sinabi ni Pedro. Hindi, malakas ka, lumabang nga, mais mayor, mayor, yan. Yun nga sinasabi ko, alam mo, meron akong papasukan ko yan, siguro meron akong calling ba? May dasalo, may isang pakita man lang ang Panginoon o si Papa, tituloy ko yan. Saka, tita, pag tumakbo ko ngayon sa politika, hindi biro gastos. Sabi ko nga, kung ako may ganyan kalaking pera, bakit ko pa ilalaban kung hindi ko naman sure na manalo ko? Ibibili ko na lang ng bahay ang mga anak ko. Ibibili ko na lang ng school nila. Ayusin ko na lang lahat for them, di ba? For my family. Hindi naman ako yung nag-aim lagi na mataas. So, saan kami dadalhin ni Lord? Yun lang kami. Ikaw, Jen, after barangay captain, are you still aiming for a higher position? First term ko pa lang naman po, pero malapa po, hindi pa po natin masabi. Sabi nga nila, tomorrow is a promise. Oh, so, hindi pa natin. Ang mahirap po yung nagpa-plano po, na kasi tapos parang masyado rin, parang focus muna tayo sa present muna ngayon. Sa, wala diba po kasi talaga. Long term kung mag-plano po, eh, di ba? Posible po na mag-konsehal, pero kapalit po. Pero sa ngayon po, parang ang hirap pa pong isipin kasi lalo na ma-extend na naman po kami siguro another 8 years na naman kung sakaling pala rin po ulit sa mga susunod na election ako sa barangay. So matatagalan ka so, dyan. So matagal pa po matatagal. Para isipin yung susunod. Okay. Since both of you are in public service, so how do you divide your time sa family, sa trabaho, and of course, meron din kayong showbiz career. So paano nyo ito binabalanse? De actually, tita, my wife is busier din dahil siya nga yung barangay captain. You said ganun, little mayor. Every day. Every day ang
talagang work niya. Kaya nga nagkasakit na yan, COVID na yan. Pumayat na twice. Tumaba pa po. So, COVID survivor ka. Dalawang beses na po. So, napaka-hands-on to eh. Kahit alas 4 madaling araw, nasa telepono yan. Pero she finds time to cook for us. Passion din kasi yan. To cook, to watch Netflix with us, to go out. To bond with the family. Bond with the family. Oh. Lalo na sa mga bata. Mm-hmm. Ako, kaya ko naman siyang puntahan anytime. Eh. Yung mga bata lang, siyempre, dahil... Bawal lumabas. Pero for me, I call my wife a super mom. Kasi isin mo, kahit pagod na sa trabaho, uy, magluluto. Minsan pagsasabi mo pa yung mga tao. Marunong naman kasi magluto sa bahay, pero iba kasi yung luto ng nanay. Yes, alam naman natin, ng mga anak yan eh. So talaga nababalansi mo talaga. Mag-ayos pa ng gamit ng kwarto, mag-ayos pa ng mga damit. Sabi ko, pahinga mo niya. Ang galing. Habang nasa telepono, oh, yung kapitbahay namin, nagbibidyo, okay pa rin, alas 10 na. O sige, tatawag ko ng tanong, wait lang. ako kasi, tita, ang konsyal, parang kagawad, we do resolutions, ordinances. Yes. So, our job is to go on committee meetings. Then after that, sessions. So that's like, work lang namin, max is 4 to 3 times a week. Nasa hawak mo pa yung oras mo. So ako yung lagi nasa house. Ako yung, hindi na, sinubukan ko magluto. Pero yung bangus nagiginili. Yung nag-COVID po siya. Nag-isolate siya eh. Teka muna, pareho kayong COVID survivor. Pati ba yung mga bata naapektuhan? Feeling ko po, pero hindi na namin kasi napa-RT-PCR. Okay, kasi po, parang ano naman sila eh. Ang bata po, pag tinamaan ng COVID, hindi na mamahalata. Recently lang to, di ba? Opo. Pero noong 2020 rin po, alam namin na sila din ay nagka-COVID din. Tapos ito po, etong January ako lang. Ako dito, ako yung unang COVID nagkaroon ako. Sima 21 days ako isolated. Oh my gosh, parang mabuti na. I mean, naka-recover kayo. Sa awa ng Diyos, wala. 3 days na akong... Asymptomatic naman. Hindi, may symptoms. Pero 3 days lang. Yung lagnat, walang last, panlasa. Wala lang ako ng panlasa. Parang may trangkaso na. Sina? Sabi ko nga, tita, ang pinaka-tama nitong COVID, karamihan, sorry sa mga nawalan na mahal sa buhay. Kasi siguro may cases na talaga kaya talagang tinamaan ng COVID. Pero karamihan talaga sa percentage ay mild cases. So, ang pinaka-tinamaan talaga for me dito is mental health. Mental health. So, dapat yung anxiety, depression, pinagdaan ako lahat yan. So, when I go out, I do talks to Paranaque. Kasi ako rin yung city health chairman ng Paranaque. So, just follow the protocols. Importante, pag tinamaan kayo, yung mental health nyo, huwag nyo pababayaan. Ako hindi ako nagtinamaan ng mental health. Kasi ginawa ko, naglinis. Nagpaka-busy ako po. Talaga nagtupi ng damit. Kahit malinisan, nililinis ako. Kumusta yung mga bata? Yun tama. During this time na naka-isolate kayo? Okay naman po sila. Nasa room lang po sila. Nasa room namin ako. Siya naman dun sa condo namin nagstay dito po sa Tambo. So, hiniwiwalay kayo, di ba? Pero paano naka-ano yung mga bata? Siyempre, video call na lang po. Ang hirap din, no? And how many days? 14? Ako, 21. Ikaw, more than 21 days ka. Kasi pang-apat na swab pa po siya, nag-negative. So, tatlong... Wala pang booster-booster, no? Parang hirap, di ba? Ang hirap. Pero okay. Vaccine. Nasa gitna pa rin tayo ng pandemya hanggang ngayon. So, ano ang naging effect nito sa inyo? Diba? Kasi lahat naman tayo apektado. Ang dami na wala ng trabaho, diba? Ang dami nating mga kababayan din ang nawala. So, sa inyo bilang mag-asawa, anong naging epekto nito sa inyo? Well, syempre, ang effect talaga ng pandemic is grabe. When it comes to work, nakatakot. Hindi lang dito sa atin, buong mundo, tita. Sige mo, mawawala yung cases, biglang magsa-spike up na naman. So, hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo, man-made ba, o bakit nag-mutate. Sa ako, huwag lang tayo laging makakalimot sa Diyos. Lagi lang tayo. Number one yan. Dadasal, at maging healthy, vitamins, makinig tayo sa mga protocols, di ba? Kaya isipin natin, siyempre yung mga anak natin, yung mga mahal natin sa buhay. Siyempre, kung may pagkakataon magpabaksin, pabaksin ka. Kasi hindi naman para sa sarili mo na, para sa pamilya mo rin. At sa mga tao sa paligid mo. Pero malalampasin din natin to, tita, eventually. Tayo naman mga Pilipino, madasali naman tayo. Okay, on the lighter side, how would you describe your dad? Ano yun, tita? Tahimik yun, pero pag nag-start ka ng joke, mas tuloy-tuloy yun. Natawa kami ng tawa na sa dinner, pag nagsama-sama lalo ng lahat. Tsaka, foodie.
Yes, I know Tito Dolphy, di ba? Totoo yun, napakahilig talaga. Up to the last, ano siguro, breath, naano pa rin niya yung reasons, di ba? Doon sa ermita. Hindi ko yung makakalimutan. How about your mom? She's well naman. She's having fun, tapings, shootings. Busier ngayon. Yes, yung love life niya. Basta masaya siya, kung saan, okay lang. Ngayon, can you describe each other? How would you describe your husband, Jen? Totoo ha, yung totoo ha. Detail. Negative po, positive. Both. Sobra pong magmahal. Wow. Sobra. Yan ang sinasabi ko rin sa kanya. Minsan, ang sobrang pagmamahal, hindi rin maganda. Magmahal ka rin sa sarili mo para matuto ka. Bago ako magmahal ng iba, kahit ako, bago mo ako mahalin ng sobra, mahalin mo rin yung sarili mo. Kasi minsan, ang hindi po maganda yung na sobrang pagmamahal niya sa'yo, kahit na nasasaktan siya o gano'n. Alam niyo po yung gano'n. Yes, yes. Na kahit na, kumbaga sa pagkain, bibigay niya lang sa kahit di siya kumain. Huwag gano'n. Susubo na lang opo, niya, ibibigay pa sa'yo. Gano'n po siya. Wow. Pero sobra talaga. Parang hindi ko ma-imagine. How would you describe your wife? Strong woman. Legendary. Kasi dito, legendary. Kumbaga sa ML, legendary. Legendary. Ano yung strong? Literal na strong? Or strong in everything? Actually, strong in everything for me. Pero syempre, minsan, makikita mo, umiyak yan. Pero lalo siyang naging strong. Pagka umiyak. Pag umiyak yan. Ramdam ng tenga ko yun. Si Jen, understanding, sobra. She knows, marami siyang sasabihin sa'yo na nakikita niya. Pero at the end of the day, or the end of the month, the end of the week, masasabi mo pa rin na she's a good mom, good wife. Baga, that cannot be go to waste. Mahaba po ang pasensya ko. Dumating ba sa point na nag-away kayo ng husto na kamuntik kayong magkahiwalay? Opo. Tita, ano, 2019? No, 19. 19, tapos hanggang 20, middle part ng 2020. Wow, matagal to, ha? Oo. So ano ang pinaka-mitsa ng pag-aaway niya? Ikaw na magsabi. Hindi ako kasi dita siloso. So, mas siloso ka kaysa kay Jen? Hindi ko pa. Minsan na siya sa'yo, pero hindi ko naman. Hindi po ako siloso. Ako kasi, ano, vocal ako eh. Hindi pa ako silosa kasi kung ayaw mo, di huwag, ganun lang. Kung may papatulang ka, eh, ba, di dyan ka, ganun lang. Di ba, kung pagpapalit mo ako dyan. Takusa ba siya? Takusa po. Takusa po siya. Okay. Takot din siyang mawala ako. Takusa ako dito. Kaya nga, ano ko eh, siguro, yun nga sinasagot, forgive us men who are so jealous. Because we just want you to be happy and not to go to waste. Because the world needs you, girls. Pero may too much love. Tsaka sobrang mo siyang mahal talaga. Yes, dita. Pag nagselos ka, ibig niya sabihin mahal na mahal. Kumbaga, binigyan niya ang anak, lalong tumindi yun eh. Diba? So, tsaka yung patience niya na binibigay niya sa akin ever since, hindi matutumbasan yun. Meron ako itatanong sa inyong dalawa, kung merong i-rewind o kung i-rewind ang mabuhay niyo, anong parte ng buhay niyo ang gusto niyong balikan at anong parte ang gusto niyong mawala? Siguro yung panahon na buhay pa si Papa. Panahon pa na lagi namin siya nakakasama every Sunday, nanonood sa sine, kumakain sa labas, nag-Hong Kong, nag-US, nag-tour kami magkakapatid, yung Dolphy at Iti, kami ni Epi, Eric, nakasama. At yung ayoko nang ano yung salita? Yung totally gusto mong mawala. Siguro mga panahon na nasaktan ko siya, hindi physically ha, emotionally, nasaktan ko yung mga anak ko. Hindi physically dita, don't get me wrong. Yung mga mahal ko sa buhay, kung may lahat naman tayo, kung may tatama mo lang yung pagkakamali, ano lang ba yung pagkakamali mo, yung pasakit ka ng damdamin ng mahal mo. Yun yung mga pag nag-snap back ka na sa reality, ba't ko nagawa ito? Ba't ko nagawa yun? Ba't ko nasabi yun? Ba't ko na... Puro ganun, tita eh. You cannot do anything but to blame yourself. So, ayoko nang... Gusto ko talaga balikan yung mawala na talaga. Sa ako, wala akong pinagsisisihan sa buhay ko ngayon. Masaya ako sa buhay ko ngayon. With her, with my kids, at sa blessings na binibigay ng Panginoon, sobrang thankful ako sa lahat. Jen? Ako po yung gusto ko pang balikan.
yung maliliit pa yung mga bata. Kasi syempre, di ba, pag malaki na po, pag malalaki na sila, medyo, although ganun pa rin naman po sila na mag-kiss, na kayaap lagi sa amin, ganun. Pero iba pa rin yung cute na kung nasaan ka nagpunta, para kami minions sa sumusunod sa'yo. Parang gano'n, naliliit pa nila. Yung gusto ko naman po ma-delete or matanggal, yung ito pong pandemic talaga, marami tayong kaibigan na namatay, staff ng barangay, kami, yung init din siguro ng ulo na, dahil sa pagod, namimigay po kami ng relief goods dito, 5 rounds po yung binigay namin. Sobrang pagod at saka stress, tapos yung nakikita mong hirap ng buhay na nangyayari sa mga kakilala mong tao dahil nawawala ng trabaho. So yun po sana yung madilim. Anong isang bagay mong papaiyak sa'yo? Pag hindi naman po, wala naman, siguro pag naman manawawala sa buhay natin, ng mga mahal natin sa buhay, yun po. Tapos ang pinaka talagang naiiyak ako, yung pag nararamdaman kong yung ginaganon ka ng hindi mo deserve. Yung parang hindi ka kinikilala minsan, maiiyak ka na lang na bakit ganon. Dapat wala kang pakialam, pero malulungkot ka kasi masayahin akong tao. Eh, parang, ito yung nakikita niyo sa akin, kung ano yung nakikita niyo ngayon, ito yung totoo ako. Tapos bibigyan mo ng ibang ng negative yung pagkatao. Parang maiiyak ka na malungkot na, ba't may ganong tao? And you're doing your best. Yes, diba? Ikaw? Yung masira yung pamilya ko. Yung maghiwalay kami. Yung hindi ko na makita mga anak ko. Yung tingin sa akin ng tao na hindi maganda. Pero lahat naman po yan, kahit ano sabihin natin, basta mag-prosige ka lang na, at pag-pray mo lang na hindi ka abot, hindi mo naman siguro abotin. Pero bago ko kayo pasalamatan at bago niyo i-promote ang inyong bagong TV show sa Net 25, let me thank my personal sponsors. Maraming salamat, Ever Belena, Hello Glow, Doc Raps Chiropractic Wellness Clinic and Food Supplements, Mesa Tomas Morato and Quezon City, Lugawan ni Tonyo and Quezon City, Erase Beauty Care, Bebot Santos of Coloretti Clothing, Richie's Kitchen by Richie Ang, Les Astilia Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Ronald Arnaldo, Studio Manila, Lake Heaven, Royal Trading, at syempre pa, kayong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa TicTALK with Aster Amoyo. Maraming salamat. Anak, please take this opportunity to invite everyone. Teka muna, bago kayo mag-invite, ano yung gusto mo i-share sa lahat bilang barangay captain ng Tambo, right? Yes, District 1 in Paranaque. Yes po, iingatan po natin yung health natin at higit sa lahat ang mga anak natin kasi talagang pong sila po ang carrier ng COVID. So, yung mga senior citizens po natin, alagaan po muna natin na huwag silang lumalabas at magpabakuna po tayo kung maaari lang po. Pero decision po rin po ninyo yun. Ang bakuna naman po ay disabilitan. Pero decision po ninyo yun. Pero sana po, malaking tulong po talaga ang may bibigay pag nagpabakuna po tayo para sa pamilya natin. So, thank you po. At si Konsehal? Bago lahat, tita, gusto ko lang magbigay ng message kay Vito. Oh, yes! Birthday? Hindi. Okay. Dahil kanina naputol eh. Hindi. Okay. Sa pagtatahak mo, sa showbiz life, sa school, sa lahat, nandito lang lagi si mommy, si daddy. At alam namin, you'll be a good actor. He just is. Just like your lolo. Just like natural me. Natural siya. Natural ka. Hindi mayabang. Natural. Not me. Basta, we stay pogi, stay mabait, and always pray. Yan. Sa mga tiga-Paranaque po, kaya na po natin, malalampasan na po natin to. Kasi maaabot na po natin ang herd immunity dahil almost 70% na po ang bakunado sa Paranaque. Alam ko, more than 70 na. At aabot na po tayo sa mga young ones na mabakunahan. Basta po, sumunod lang tayo sa health protocols, sa mga kailangan, social distancing. Tulad din sinabi ni Mrs., magbabakuna po tayo kung kaya. Kasi po, hindi lang po para sa sarili natin, para po sa mga mahal natin sa buhay. Dasal lang po. Dasal lang at paka-healthy. Stay safe, Paranaque. I love you and God bless.
And of course, huwag niyo kakalimutan to invite everyone to watch your sitcom. Pa. Gag show ito, no? Gag show more than gag... a sitcom, yeah, diba? Gag show, gag. Or combined. Sitcom within the gag show. Yes. Okay. Parang teleserye within the gag show. Congratulations, it's doing very well. Yeah, okay, please invite everyone. Yes po, 8 o'clock po every Sunday sa Net 25. Lagi po ninyong papanoorin ng Quizon TV. Yes, kasama po dito si syempre, si Eric Quizon, Epi Quizon, yours truly, Jenny Quizon, Martin Escudero, Jean Padilla, Berwin Meili, Gary Leasing, ay Gary Lim. Onyok Bilasco. Onyok Bilasco, hindi, Gary Lim pala, Gary Lim. Billy Hackinson, Charut, Princess. Ang mga girls po namin nakasama si Charut ay sa TikTok po. Talaga nag-trend po siya sa TikTok. Tapos sa yung mga girls naman po na mga Miss Universe po sumali. Quizon, kasi Quizon City po. So meron tayong Miss Pasig City, Miss Makati City, Miss Cavite. May mga ganun po. Okay, ihabol ko lang. Paano nabuo yung Quezon City? Quezon City is of course diba? Yung city stands for Comedy theater. Okay, paano ito nabuo? Matagal na concept to dito eh. Mahigit, after nung Quezon Avenue. Sa TV5 ito? Hindi, Quezon Avenue is ABS. ABS, okay, right. So, after that, baga okay eh. So ngayon yung si Epi and si Kuya, si Kais, matagal na pinag-usapan ito. Una, Quezon, ano pa nga? Quezon Avenue. Quezon Street. Quezon Province. Quezon Province. Mm-hmm. Quezon Province. Pero itong concept na ito binuo nila, just to give tribute and ibalik yung dating comedy. Kusan sinimula ng tatay niyo. Sinimula ng tatay namin. So, this is a light and a family comedy. Konting kasiya naman sa panahon ng pinagdadaanan natin yan. So, please support Quezon City on Net 25. And of course, congratulations sa Vandolph and siyempre Jen. Dahil ito nga, biro ng hati nyo, pare kayong public servants, pare kayong parents to your two kids. And of course, ito naman, nishishare nyo rin yung inyong comic talents, di ba, sa Quezon City. Maraming salamat sa Aster. I hope this is just the first. Magkakaroon pa siguro tayo ng part 2, part 3, part 4. Bukas. Agad. Di ba? Maraming salamat talaga. Thank you. I'm so honored having you both. Thank you, I wish you luck sa lahat ng tinatahak nyo. Di ba? So with that, mga kaibigan, maraming salamat. And of course, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TicTalk with Aster Amoyo na inyo pong napapanood every Friday at 12 noon. Hanggang sa susunod na Biyernes, dito lamang po sa TicTalk with Aster Amoyo.